Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Exposed na exposed na ngayon ang pagkakalink nitong CNBI Director Albao kay Kiboloy. Bakit? Dahil sa kakasubok niyang linisin ang kanyang pangalan, nagbabago-bago na ngayon ang kanyang pahayag. Bakit ko po nasabi na nabuking na itong si Albao sa kanyang sekreto? Abangan po ninyo maya-maya kung bakit. Bago po muna iyan, balikan po muna natin ang una niyang sinabi hinggil sa pagkakadakip niya daw sa apat pang kasamahan pa ni Kiboloy. Apat pang hapwa akusado ng puganting leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kiboloy ang naaresto na. Sinabi sa programang Issue Spotted ni NBI Davao Region Director Archie Albao na nahuli na sina Crescente Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes sa kanilang sunod-sunod na operasyon. Dahil dito, arestado ng lahat ang limang kapwa akusado ni Kiboloy matapos unang naaresto si Pauline Canada noong Hulyo. Ayon kay Albao, patuloy ang pagtugis kay Kiboloy na may patong na 10 milyong piso para sa kanyang ikadarakip. Nauna nang sinabi ng Davao Region Police na nasa loob pa rin ng compound ng Kingdom of Jesus Christ si Kiboloy na naharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang piyansa. Sa mga operations na ito, meron po tayong nahuli na limang co-accused po ni Pastor Kiboloy. Mm. Kabilang po ang nakahuli sa NBI. Itong pagsiserve natin ng mga sunod-sunod na warrant of arrest. Pero, pabalik-balik po kasi hindi naman po magkasabay itong mga inisyong warrant of arrest. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang sinabi ni NBI Director Albao. Sa kanyang interview, sinabi niya, nahuli na nila raw ang apat pang wanted na kasamahan ni Kiboloy. May katotohanan ba ito? Or nagsisinungaling lang siya? Alamin po natin, ngayon may ipapakita po ako sa inyong article na kung saan binawi po ni NBI Director Albao ang kanyang naunang pahayag. Sabi niya dito, hindi raw totoo na nahuli pa niya yung apat na akusado. Basahin po natin ang kanyang pahayag. Ayon po sa article ng Newsline Philippines, na may pamagat na NBI 11 debunks report of arrest of Kiboloy's co-accused, Davao City, Philippines. That's not true, stated National Bureau of Investigation NBI 11 Regional Director Archie Albao, as he firmly denied reports claiming that the co-accused of fugitive televangelist Apollo Kiboloy had been arrested. Fake news yan. Hindi namin nahuli yung apat na co-accused ni Kiboloy. It is not true, Albao told Newsline in an interview at 7:23 a.m. on August 14. Albao explained that the search operation was conducted at Kiboloy's kingdom last Friday afternoon, but none of the individuals were found there. Recent online reports suggested that four other respondents in Kiboloy's cases, Crescente Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, and Sylvia Simains, had been arrested. These individuals are currently wanted, each with a bounty of $1 million for their capture. The NBI has been actively pursuing leads related to the ongoing cases against Kiboloy and his associates, who are facing various charges, including human trafficking and illegal detention. The agency continues to urge the public to refrain from spreading misinformation and to report any credible information regarding the suspects' whereabouts. Currently, the investigation remains ongoing and the NBI is committed to bringing those involved to justice. Yan pong mga kabunyog, nakita ninyo na po ang pagbawi ng statement ni Albao, na noong una, nagsinungaling siya na nahuli na raw nila ang apat na akusado, at ngayon sinabi niya dito na fake news itong una niyang pahayag, nasisiraan na ba ito ng ulo? Bakit kukontrohin niya ang kanyang sinabi noong una? Dahil sa pagtatakip mo ng katotohanan, nakakagawa ka na ng kasinungalingan. Nai-expose na po itong si Albao, dahil sa kanyang hindi consistence na pinagsasabi ngayon na lalantad na may tinatago kang sekreto. At pilit mo itong tinatago sa pamamagitan ng paggawa ng alibay at pagsisinungaling. Bakit pa maniniwala sa'yo ang mga tao? Lalo lang lumalakas ang kutob namin na kasabwat ka talaga ni Kiboloy at isa ka sa dahilan kung bakit hindi mahuli-huli itong bulaang pastor. Pakinggan naman po natin ang opinion ni Arlene Stone hingil dito sa pag-fake news ni Albao. Katuwa-tuwa na talaga, Arlene, ang NBI dito. So, basahin ko muna sa iyo, Arlene, at saka sa mga audience natin. So, according dito sa News Philippines Online, ang title, NBI
9, debunks report of arrest of Kibuloy's co-accused. So, sabi dito, ha, quoting our idol na pinipraise ko pa kahapon, si Archie Albao. Sabi niya, that's not true, stated National Bureau of Investigation 11 Regional Director RG Albao, as he firmly denied reports claiming that the co-accused of fugitive, hindi namin nahuli yung apat na co-accused ni Kibuloy. It is not true, sabi ni Albao sa Newsline interview at 7:23 a.m. August 14. Sinabi niya, kumawa daw sila ng operation sa Kingdom, pero hindi daw nila nakita ito. So he was referring to Crescente Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, and Sylvia Semanes at na may 1 million sa ulo. So yan, yan ang basically yung iba, background na lang. Oo. So ano masasabi mo dito, Arlene? Tumbling. Pwede pala gawa ng movie ito, Boy Tumbling. Ha? Part 2. Ano Archie ba naman Albao yan? Versus Archie Albao. Ano ba yan? Ano ba naman, speechless ako dito, sir? Ako rin. Hindi ko alam paano mag-react. Tingnan natin, baka magpipress ko na yun. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga totoo, kuya? Oh my goodness. Wow. Why is this happening? What do you think? Why is this happening? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko dito. My goodness, sa news na yan. My gosh, sir, dahil hindi ko po alam kung ano yung pwede kong i-comments dyan sa sinabi ni Albao, kasi yung previous kasi na news, boses niya yun. Correct, boses niya yun. Hiniday din niya yung mga sinabi ko. Correct. Diba? Oo, saksi sir, tapos ngayon, babawiin niya na wala, fake news yun. Ano ba talaga? Yan po mga kabunyog. Nasaksihan natin ang hindi consistent na mga pahayag nitong NBI Director na si Albao. Kayo na po ang humusga mga kabunyog kung ano po ang inyong nakita at narinig. May gulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, bunyog party list ka na. Halika na, bunyog party list ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, bunyog party list, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.